Sobrang hirap. Pagsubok lang to sa ating dalawa. Unfortunately, hindi po talaga siya nakakalakad. Last Friday po is nag-my day po ako sa aking Facebook story tungkol sa kalagayan po ng aking partner na si Sek. Kaya naman po, marami pong nag-message sa akin. Kaya po, naisipan ko na i-vlog na lang po ito dahil sa sobrang dami po na concern na gusto pong malaman is hindi ko na po sila may isa-isa na replyan. Po kayong mag-alala, hindi po ito masyadong seryosong sakit or yung virus na kumakalat po ngayon. Wala po siyang ganun. Last August 22, 2020, ng gabi, ayan, nagluto lang siya nung dinner namin, yung aming ulam. Then after nun po is naligo siya. Hindi ko alam po kung doon nang galing yung epekto. Pero after po niyang maligo, doon na siya nakaramdam na sumakit yung katawan niya. Tapos po, nilagnat na po siya kinagabihan. So kaya hinilot ko siya that time. Opo. So after nun, kinabukasan, is hindi na nawala yung lagnat niya. Wala naman po siyang ano, hindi po siya inuubo, hindi po siya sinisipon. And yung paghinga niya po is maayos po siya. So, binilhan ko siya ng gamot noon, which is yung usual na binibili natin pagka nilalagnat, is yung Bioflu. So, akala namin kasi trangkaso lang. Nagsunod-sunod yon, first day, second day, hanggang sa yung third day is nanginginig-nginig na siya noon, which is normal naman sa kanyang nanginginig siya kapag ka nilalagnat siya. So, aside from dun sa gamot, ang ginagawa ko is sinusuob ko siya, yung steaming na tinatawag sa tao, yung nagtatalukbong tapos merong kumukulong tubig with asin and suka, yun yung ginagawa ko sa kanya. Nawawala naman po yung lagnat niya, pero maya-maya pagka nawala na yung pagpapawis niya, babalik na naman itong silagnat. On the fourth day is doon na nagka-problema dahil yung kanyang muscle po sa binti is medyo sumasakit na po siya. Pero nakakalakad pa po siya noon. Pero paika-ika na po talaga siya. Yung tipong parang binubuhat niya na. Dalawang binti po kasi is parang medyo namamagana. So medyo minasage-massage ko pa yun kasi baka sakali na meron lang pong naipit na ugat or nangalay lang yung muscle niya. Kaya ganun po yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng pain reliever, yung salon pass. And then pinahidan ko siya ng omega para kahit papano is ma-relax yung binti niya. And then sa ika-apat na araw po, August 26, may lagnat pa rin po siya, pero yung kanya pong binti is mas lalong siyang lumalala. Hindi na po siya halos makatayo, inaalalayan ko pa po siya, pero yung fourth day na yun is kahit papano na ihahakbang niya pa po yung kanyang paa, pero sobrang sakit po talaga. As in, napapasigaw siya kapag inihahakbang niya yung kanyang paa. So, ayun, napagpasyahan namin, yun nga, nasabihin na sa family niya, sa papa niya, na ganun nga po yung nangyari na sumasakit yung paa niya, hindi nawawala yung lagnat niya, so agad naman pumunta yung papa niya dito, tapos dinalhan kami ng gamot, yung For Life. Ayan, yun talaga yung mabisang gamot na tinitake namin, tinitake nila, kapag ka meron kaming nararamdaman, kasi all over, ano ba siya, talagang kahit anong sakit is maganda itong gamot na to dahil food supplement din ito, guys. So, kahit na 10 yung itake namin is talagang super safe siya. So, ayun, fifth day, tinitake niya na yung gamot na yun. And then, nawala po yung lagnat niya. As in, okay siya, nakakakain na po siya. Normal na po siya, masigla yung ano, kumbaga itong kalahating katawan pataas is masigla. Wala po siyang nararamdaman talaga. Pero yung sakit po sa binti niya is naiwan. Opo, yung binti niya is nanatili po siya na parang bloated, para siyang hindi naman po siya manas, pero parang ganun yung itsura niya, pero siksik po siya, kumbaga parang namamaga po yung binti niya, yung muscle niya sa binti. Dalawang binti niya po 'yun. So, hindi na po siya talaga makalakad. Opo. So, yan guys, itong video na to is yan yung fifth day kung saan is every time na magsi-CR po siya is inaakay ko na po siya, inaalalayan ko na po siya dahil kung makita nyo naman po, sobrang nasasaktan na po siya kapag inilalakad niya yung paa niya, itinutukod niya.
tinry ko rin painom sa kanya yung Planax and at the same time Mefenamic para matanggal yung kirot, pero wala po talaga siyang effect. So ang ginagawa ko na lang talagang pain reliever sa kanya is yung sa external, which is nagbo-boil ako ng water, hini-heat press, hot compress ko po siya, dinadampi ko sa binti niya para lang kahit papaano po is maibsan yung sakit na nararamdaman niya sa kanyang binti. Sa ika-anim po na araw, 6 days, pagising po namin, ginising niya ako para mag-CR po siya, para tulungan ko siyang mag-CR. Nung itinayo ko po siya, doon na po talaga namin na sobrang sakit na po talaga. Hindi niya na po talaga maitayo, hindi niya na po mailakad. Doon na po talaga siya nagsisisigaw. Nung tinutulungan ko po siya, talagang kung makikita niyo lang siya, sobra siyang nakakaawa kasi gustong-gusto niyang maglakad, tumakbo, hindi niya magawa kasi nga po sobrang sakit talaga ng kanyang ng muscle sa mga binti niya. Kung siya lang talaga masusunod, halos ayaw niya nang kumain para hindi lang talaga siya makaramdam na CR or maihi. Kaya halos ayaw niya na talagang kumain or uminom para lang hindi na siya tatayo at hindi na siya maglalakad. So sa ika-anim na araw na yon, nagpa siya kami na tawagan na uli yung papa niya kasi talagang hindi na kaya. Sobrang sakit na talaga, gusto niya na magpadala sa ospital. Kaya po agad na pumunta yung papa niya dito sa amin para sunduin siya. And ayun nga, nagdala sila ng sasakyan para ipapagamot nga si Sek dun sa kanila. Sa ngayon po, hindi pa rin po siya nakakalakad mag-isa. So, kinakailangan pa rin po ng saklay para lang po siya makalakad. Yun po yung nagsisilbing suporta sa kanya para makatayo po siya. We keep on praying na sana is bumalik na sa dati yung mga paa niya kasi sobra po talagang hirap nang wala siya dito. Every night, every day, nagbi-video call po kami para kamustahin ko siya kung ano na po yung progress ng kanyang mga binti, kung nakakalakad na po ba siya, kung kumakain po ba siya. Kung sa akin lang po kasi talaga gusto ko na ako yung mag-alaga sa kanya, pero dahil nga gusto rin ng family niya na at baka nahihirapan daw ako, kaya nandun siya ngayon nagpapagaling sa kanila. So yun guys, dahil nga hindi kami nakakapag-consult sa doktor, hanggang ngayon di namin alam kung ano po yung sanhi nung ng paa niya na hindi siya makalakad or yung paninigas ng muscle niya sa binti. Hindi pa rin namin alam kung kung may sakit po ba siya or kung meron po bang source yung symptoms na po na yun, dahil nga hindi pa namin siya na ikukonsulta sa specialist. So, patuloy lang kami kumakapit sa mga herbal medicines and dun sa food supplement po na yun. And of course, at the same time is yung exercise and yung therapy pagmamassage sa kanya. As of now naman po, kahit papano is naitutukod niya po yung mga binti niya. Sabi sa akin ng kanyang kapatid, kahit papano is naihahakbang niya na yung kanyang paa. So yun guys, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment. Napakarami nyo na nag-comment po dun sa My Day ko. And yung My Day po na yun is napakarami po talagang views. Sobrang nakataba po ng puso kasi ang dami po palang nanonood ng vlogs namin. Kasi sinasabi nila na parang kailan lang nag-vlog po kami. Tapos ngayon, ganun po yung nangyari. Sobrang salamat po kasi yung mga kaibigan po namin, bigla pong nag-chat po sa akin para alamin kung anong nangyari. They were sending prayers. Thank you so much sa inyo. Sobrang ngayon lang namin naramdaman yun dahil hindi namin alam na sinusuportahan nyo po pala talaga kami, na talagang sinusubaybayan nyo po kami sa mga vlogs namin. Kaya sobrang salamat po talaga sa inyo. Hindi ko man po kayo maisa-isa, alam nyo po kung sino po kayong mga nag-PM po sa akin. Lahat po kayo, sobrang salamat po sa inyo guys. And God bless po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, hindi ko po talaga kayo mareplyan isa-isa dahil kung iisa-isahin ko po kayo, napakahaba pong paliwanag. And hindi ko rin masasabi sa inyo talaga kung ano yung sakit niya, basta hindi po talaga siya nakakalakad. Yun lang po talaga yun. Pasensya na po kayo kung medyo na-alarma kayo dun sa post ko. Talagang
alam ko naman na kung kayo rin po yung nasa sitwasyon is malulungkot din po kayo kung ganun po yung nangyari sa minamahal nyo. Tapos hindi ko pa po siya kasama, yung gustong-gusto nyo po siyang alagaan, hindi mo po siya maalagaan. Ganun, kaya nakapag my day po ako ng ganun. Dahil sobra talaga akong nalulungkot, lalo na nung araw na kinuha siya dito sa bahay. Kasi kahit talaga nahihirapan ako, gusto ko ako yung mag-alaga sa kanya. Pero dahil nga po ganun, syempre nire-respeto ko naman yung desisyon ng family niya. Ayan, kay Daddy, sana magpakatatag ka. Sobrang hirap. Alam mo naman, 'di ba, magkasama na tayo sa lahat ng bagay tapos biglang ganyan. Pero pagsubok lang 'yan, oo. Kaya mo 'yan. Sinasabi ko naman sa iyo, malakas ka, and lagi kang manalangin. And pagsubok lang 'to sa ating dalawa, and soon magsasama rin tayo ulit. Pasensya ka na dahil hindi kita maalagaan, dahil kahit papaano malayo 'yung sa inyo, hindi kita mapuntahan. Dahil kung ako lang talaga masusunod, gusto ko ako mag-alaga sa'yo. Kasi hindi naman ako nahihirapan kasi mahal kita. Pero dahil nga nandyan ka na, magpagaling ka na lang. Kaya mo yan. Lagi akong nagpipray para sa'yo. And mahal na mahal kita. Maraming salamat ulit guys sa mga concern na nag-message sa akin. And maraming salamat sa panonood ng video na ito. Ayan. Asahan nyo po na patuloy po kaming magbibigay po sa inyo ng saya kapag gumaling na po si Daddy. Salamat po, and mag-ingat po tayong lahat palagi. Alagaan po natin yung ating mga sarili, and umiwas na po tayo dun sa mga unhealthy food, lalo na po sa panahon ngayon. Huwag po tayong masyadong sobra sa mga maaalat na pagkain. Kung maaari is lagi tayong magprutas and maggulay. So yun lamang po guys. Thank you guys sa panonood.